Welcome dito sa The Sun's Harrow. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Energy ng viewers ang kukunin. Wow, mayaman ang iyong energy, mapera. Madaming pera, kayamanan. You're stable, you're komportable yung buhay mo eh. Financially, ah. And you're driven to do something or to take action on something. Maybe it's your goal na mas lalo ka pang iyaman or else towards your person. Mas lalo kang naging positibo sa buhay. Pwedeng ang bumuo ng sarili mong pamilya kung wala ka pang asawa or else ay to be with someone, makasama mo na yung taong mahal mo or else ay para maibigay yung mas malalo magandang buhay para sa pamilya mo, yung ganon, to take action towards your career or your goals in life o sa career mo na mas lalo pang maging progressive, mas lalo pang mag-grow, no? Mas lalo ka pang yayaman, ganon, gaganda yung buhay mo. There's no wrong with that, okay? You are reliable, a good provider sa family mo, and masipag ka, hardworking, practical, no? Practical ka, kahit mag-isip ka, practical eh. Hindi yung parang nangarap ka lang ng gising. When it comes sa pag-provide sa mga daily needs or sa basic needs or sa needs ng family mo and sa needs mo, you take action, you work hard for it. Hindi na yung mind mo lang ang parang nagmamanifest ka lang kasi ito practical, to grounded yung energy mo dito. Hindi kayong parang nanaginip lang ng gising yung parang yung yun, talagang may hard work. Ganon ka. Yan ang ibig sabihin dyan. You're not relying only on manifesting your desires, your desired life, and your ambitions in life. Kundi talagang may action, may hard work. There's you put effort and hard work on it. And ano kay masigasig, masipag talaga eh. Seeking of Pentacles yan. Ano pa ba? And courageous ka din, oh, buo yung loob mo yon. Buo yung loob mo na matin yung goal mo, kung ano man yan. Kung ano man yung ipupursue mo, kung ano man yung a-actionan mo, yung gagawin mo. Ano pa? Ang energy mo yun. Ooh. This is you, the Empress. Sa'yo ba yan, energy? Ikaw ba yan? Yeah, it's you. Ikaw to. Please sabihin, hindi ka lang mapera o mayaman o masipag magtrabaho, but also very attractive. Ikaw daw to. And nawala yung fear mo kung dati ay may trauma ka, lalo sa love life, or nagkaroon ka ng phobia, na naging guarded ka, na naging defensive ka, natakot ka na magtiwala, o natakot ka na makipagrelasyon, ganun. Natakot ka na sa person mo kasi alam mo masasaktan ka lang, ganun. Pero ngayon, binaba mo na yung guard mo. Parang you feel comfortable and relaxed, peaceful yung isip mo, hindi na bombarded ng takot, ganun. Hindi ka na kinakabahan. You feel relaxed, comfort. You feel the comfort, no? Comfort, komportable yung pakiramdam mo, yung feeling mo, kalmado and relaxed like this. Na parang so fresh and more positive feelings, positive life, positive and walang fear na nagdi-distract sa isipan mo, na walang fear sa isipan mo, ganun. And you're so good looking, attractive with this Empress energy.
Mas lalo kang nagiging attractive pag wala kang takot, pag hindi ka nagiging defensive. And parang mas lalong nagiging magnetic ka pag hindi ka fearful. Pag hindi ka guarded, defensive. Pag-relax yung energy mo. The more na ina-attract mo nga yung abundance anything that you want, no? Pagka anything that you desire, na-attract mo siya pag relax yung energy mo, pag kalmado ka. Na you don't need to control everything in your life. Yung ganun. Pagka ganito kasi may kinokontrol ka niyan eh. Dahil sa fear. Yan ang control na sa'yo, fear. At parang gusto mong kontrolin. Ikaw kinokontrol ka ng fear pagka ganito at gusto mo nang kontrolin yung situation. And always kinakabahan ka, takot ka, mga ganon. Pero ito wala lang. So, and charming ka pala, no? Mas lalo ko nagiging charming. Elegant. Siguro elegant looking. And more information about you. Well, what's with the Eight of Wands here? In reverse ba yung Eight of Wands na yan? Oo, in reverse yan eh. In reverse siya. Ayaw ba mag-raise ba? Parang hindi ka ganun ka sure. Yes, buo yung ano mo, yung loob mo. Ikaw ba to na ayaw mag-message? No, it's not you. Yung person mo. Ah, person mo. It's your person's energy ito. Ikaw naman buo ang loob mo, yung person mo. Parang naduduwag to guys mag-take ng risk to mag-message sa'yo na kontakin ka. Because natakot siya masaktan for sure. Natakot yan na masaktan. And may wish naman tong person mo na to na magkaroon ng balance sa inyong dalawa eh. Gusto niya magkaroon ng balance sa inyo with the Justice and the Nine of Cups. Yan ang parang wish niyong buhay or wini-wish niya talaga yan. Gusto niya yan eh. Na alam niya magiging masaya siya. Yan ang mapapasaya sa kanya. Maging contented siya. Happy siya. Pag nagkaroon ng balance sa inyo. Balance or pag nakasal kayo. Ganun. Yeah, pag nakasal kayo. Kaso lang, defensive yung person mo. Defensive yung person mo, yes. Parang iniiwasan niya yun na mag-message sa'yo. Parang tinatakasan niya, iniiwasan niya na mag-message sa'yo. Parang nagiging deceitful when it comes sa gusto niya mangyari sana na magkaroon ng balance niyo pero umiiwas siya. Kasi natakot nga siya na masaktan. Kasi defensive siya. Yung person mo naman ang may fear. No? Pero once na kinontak mo yung person mo, anong mangyari? Re-replyan ka ba ng person mo? O replyan ka niya? Yes, re-replyan ka daw niya. Pero mukhang clouded yung judgment ng person mo. Ano ibig sabihin niyan? Hindi maayos na kausap yung person mo? Replyan ka niya, hindi maayos na kausap. Emotional. Emotional. Mag-emotional siya. Parang black or confused yung utak niya. Ganon. Emotional siya. Siguro ibuhos niya yung emosyon niya sa'yo. Ganon. Oo, oh, ibuhos niya yung emosyon niya sa'yo. So, intindihin mo na lang at mukhang matagal na yan na parang nagpigil, naging defensive, may fear, may takot sa kanya, no? Alam niyo, mixed emotion siguro naramdaman niya. At mukhang confused pa yung isip niya. Baka may negativity na ng influence sa person mo. Ganon. So,
So, clarified by the Hierophant, yes, maging emotional siya. Na, gusto niya makasal kayong dalawa, ang person mo na yun. Justice card and Hierophant here. Mahalaga ka sa person mo. Queen of Cups. Parang it's a wish come true pag nakasal kayong dalawa. Sa'yo na lahat eh. Merong Empress dyan. Sipag ka pa. Wow. Intuitive ka din. Komportable ka ang buhay mo. May maganda ka siguro trabaho or may negosyo ka. Mga ganun yung King of Pentacles. Ano naman ang kind-hearted ka din. Ano ang nais sabihin sa inyong person mo? I love you. Tatlo. May kuring ko na itong lahat, tatlo. I love you daw. Mahal ka daw niya. Totoo nga, mahal ka niyo. At talagang parang it's a happiness talaga para sa kanya pag napangasawa ka niya, pag nakasal kayong dalawa. Talagang tunay na masaya siya. Nasasaya talaga siya. Yan kasi ang gustong-gusto niya. I love you kasi mahal ka niya eh. You came closer than anyone. So, mas malapit ka daw kaysa sa kahit kanino pa, kahit sa mga ex na siguro na iba, may mga ex man yun na iba. I will wait for a sign from you. So, magkantay lang siya ng sign from you. Ano ang iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Hindi mag-invest sa'yo. Nag-hold back na siya mag-message sa'yo. Kasi natatakot siya, guys. Siguro nagkaroon din ng phobia yan, yung person mo. So, pero mahalaga ka niya at mag-antay lang daw siya ng sign from you. Siguro pag i-message mo yan, mara-reply nga siya pag i-message mo. Matutuwa yan, for sure. Pero hindi siya iniisip niya, huwag siya mag-invest eh. Nagdadalawang isip siya. Parang nadya-juggling. Message ko pa, hindi. Huwag na lang. Baka masaktan lang ulit. Parang ganun siya siguro. Ganun yung pag nagmamahal. Pero kung wala naman talaga naramdaman sa'yo, pwede ka paglaruan yan. Pero kung mahal ka niya, syempre, karoon ng fear yan, trauma, ganun. Kasi nagmahal naman siya ng totoo eh. Tapos, masaktan. Madaling masaktan yung totoong nagmamahal. Right? Pero kung hindi nagmamahal, ay wala, tatawa-tawanan niya lang yan. Pero umiiwas nga siya eh. Parang umiiwas siya na mag-message sa'yo kasi parang gumagawa siya ng tricks para hindi, parang, alam niyo, parang nilalaro niya yung sarili niya o iniiwasan niya na i-message ka na para nagiging selfish siya kasi alam niyo, masasaktan siya. Right? So, tingin niya, gano'n na masasaktan siya. Na baka pag minessage ka niya, hindi mo lang din naman kukuntake, hindi mo lang din replyan, pagtawagan ka niya, ay hindi mo sasagutin. Mga gano'n ba? O baka aasa lang siya sa wala? Mga gano'n siguro yung oras ng person mo. So, ano ang gusto sabihin sa'yo ng person mo? Gosh, tingnan nyo naman. Nagalangan daw siya na mag-message sa'yo. Pero gusto ka niyang gusto ka niyang mapangasawa. Gusto niyang bumuo ng family with you. Gusto niya sana mag-raised. Ikaw ang gusto niya mag-raised. Ikaw ang gusto niya mag-raised kasi natakot siya mag-message sa'yo. Nag-hold back siya na mag-message sa'yo. So, nag-antay lang siya ng sign from you. Yun ang na-expect niya, mag-message ka, na maging positive ka, maging fearless ka na i-message siya.
kasi takot niya na masaktan kung siya mag-message sa'yo. Alam mo ang dahilan kung bakit nag-hold back yung person mo na mag-message sa'yo, na kontakin ka. Nai-restrict mo yung sarili mo. O pigilan. Nagagawin mong lahat para makalayo sa kanya, iwasan siya, na mas lalo mong pigilan ang sarili mo, mas lalo kang magpigil, mas lalo kang lalayo sa kanya, iiwas, gagawin mong lahat para mapigilan yung sarili mo na hindi na siya kontakin o hindi mo na siya isipin para baka layuan ka, layuan mo lang siya lalo, ganon. Baka mas lalo nalala ang situation, mas lalo kang iniwas sa kanya, lumayo sa kanya para peaceful yung isip mo, ganon. Or baka maging manipulative ka, maging trickster ka, mga ganon, with a magician alone. Magpigil ka lang sa sarili mo, hindi mo siya kontakin. Yun na nga, yun na hindi mo siya replyan. Mga ganon. Ang gagawin mong lahat para iwasan siya. Ganon. That's why. Pero, ayan guys. Kaya, nag-antay lang siya ng sign from you. Pag nag-risk ka, ayan na. Gusto ko niya mapangasaway. Gusto niya magkaanak kayo. Maging isang masayang pamilya. Mamuhay ng peaceful, payapa. Ay, hindi ba pera ang habol sa'yo ng person mo? Hindi. Hindi pera ang habol ng person mo. May maganda kang trabaho o source of income. Pwede ganun. Hindi. Hindi pera ang habol sa'yo. Hindi daw. Hindi, wala naman siyang interest sa pera mo eh. Dahil mahal ka niya. Ano bang minahal sa'yo ng person mo? Three of Cups. Dahil friendly ka? Yun ang ibig sabihin nito dito. Dahil friendly ka. Ano pa minahal sa'yo ng person mo? Dahil para ba hindi siya makatulog, kakaisip ng kakaisip sa'yo. So, nag-overthink to sa'yo. Ano pa ang dahilan? Bakit minahal ka niya? Anong meron ka na napaibig sa iyo yung person mo na yan? Meron kayo soul connection. That's why. Yun ang meron ka na napaibig sa iyo yung person mo sa'yo. Meron kayong soul connection. Pwedeng meron mo siya. Or pwedeng soulmate. Yeah. Magaling yung loob niyo sa'yo. Malapit yung loob niyo sa'yo. Komportable siya sa'yo. Para bang feeling at home siya sa'yo. Parang kilalang kilala ka na niya. Parang napapalapit talaga siya sa'yo. Nadudrawn talaga siya sa'yo. You're not like other. You came closer than anyone nga daw eh. Mas malapit. Ikaw ang malapit sa loob niya. Ikaw ang malapit sa puso niya. Kahit kanino pa. Ayun. It's true love. It's pure love. Yung naramdaman niya for you. Kaya nga sabi niya, I love you. Ano naman ang next na mangyayari kaya sa inyo ng person mo na yan? Mga possible lang na mangyayari. Page of Cups and King of Cups. I'm sad abroad but fatalized to set my heart on fire.
provider, King of Cups. Possible na mangyayari sa inyo ay may mag-reach out. Shaman or ikaw, doesn't matter kung sino ang maunang mag-reach out sa inyo, yung person mo nag-aabang lang, nag-antay lang, or nag-wait lang, nag-antay lang ng sign from you. Kung sino man ang mag-reach out sa inyo. At from Page of Cups into King of Cups, from reach out, yung ma-approach nyo or i-approach nyo isa't isa, mag-start sa conversation, a small talk or small conversation, palalim ng palalim with the King of Cups. Ang feelings nyo sa isa't isa. Ang ugnayan nyo. Ang love nyo sa isa't isa. Ganon. Don't be afraid, my friend. Takot kasi yung person mo. Don't be afraid. Dapat ganun yung person mo. Huwag siya matakot, no? Ikaw ay, hindi ka na natatakot eh. Nakarecover ka na sa fear. Yung person mo. Yung person mo naman ang hindi pa nakarecover, no? Sa takot. Yung pa ang and still, may fear pa rin, no? Yung person mo. Mensahe ng angels na lang, no? Angels. Instead of fairies, angels na lang. Message ng angels for you. Business venture, trust and follow through on a new business idea or career opportunity. So, tiwala ka, sundin mo lang, sumunod ka, magtiwala at sumunod ka through on a new business, sa bagong business idea. Kung ano maisip mong business idea or career opportunity? Meron pa isa. Everything is okay. So, huwag ka mag-alala kasi everything is okay, no? Don't worry. So, see, huwag ka nga mag-alala. It's all working out in a beautiful way. So, yung connection yung person mo siguro yan na it's all working out. Lahat ay work out yan. Or, it's all working out. Magiging mag-work out yan in a beautiful way. Magiging maganda yung mangyayari sa inyong dalawa, for sure. Sa inyo ng person mo. Or sa buhay mo, no? So, ganun. So, may new person ba for you? Let's see, ah. May new person ba for you na gustong-gusto ka? Meron ba? Oo, meron. At gusto ka nga pakasalan, eh. Gusto makasal sa'yo. At nalulungkot. Hindi siya kontento kasi new person to. Ibig sabihin, hindi mo nakakilala pa siguro yan. Madami to sila na may gusto sa'yo. Let's see. Ah, madami! Gusto nila mag-away-away. Ah, gusto nila. Ipaglaban ka. Ano yung crush ka nila? Ay, hindi. Ano ka nila? Hindi ka crush. In-admire ka nila? New person eh. Hindi. Idol ka nila? Hindi. Ano ba yung iba? new person. Kilala mo ba sila? Hindi. Yung iba, hindi. Baka sa Facebook mo, nung kanila nakilala, mga fans ka nila? Ay, fans ka nila. Fans mo sila? Hindi. Ano ba ta ibang tawag? Hindi nga ito. Ano yan? Nababaliw sila sa'yo? Hindi naman. Umaangas sila sa'yo? Umaangas sila sa'yo. Tagahanga mo! Kasi good looking ka nga. Remember? Mapera ka pati. O may maganda kang work. Napaka-hardworking mo eh. Mga humahanga sila sa'yo. At gusto ka nilang ipaglaban. Nalulungkot nga lang. Ikaw talagang gustong-gusto nila. O.
Hindi mo sila kilala. Yung iba dyan siguro. Yung iba, baka kilala mo. Pero hindi mo yung kilala eh, mga new person. Baka nakilala pa nila sa Facebook, nakita nilang picture mo, mga gano'n na makadalas, ano. Tapos yun pala ay, ano lang, may filter, joke lang. No, pero nag-inita naman ang iba yung picture mo kasi, ano, napaka-perfect yung pala, may filter. Ganyan kadalasan, no? Tapos magtaka sila, ba't ganito yung mukha niya sa personal? Ba't sa picture niya, ang puting-puti, puting-puti? Ba't sa personal, hindi naman ganun kaputi? Ba't sa picture, ang kinis? Ba't sa personal, hindi naman kinis? Kasi nga, nainggit sa picture mo, picture niya, kinanggitan ba? Ganyan kadalasan, di ba? Kasi naiinis yan sila lalo pag alam nila madami nagkakagusto sa picture mo. It's just a picture. Mga ganun, no? Siyempre, lahat naman nag-i-edit ng picture, ah. Iba ka nilagyan pa ng filter. Oh. So what? Lahat gumagawa niyan. Ay, nako. Madaming nga gustong makipag-away para sa'yo. Oh my gosh. Oh, mga superior. Parang pagmamay-ari ka nila. Gustong makipag-away para sa'yo. Hindi makilala yung mga iba na yan. Diyos ko po! Ganon din sila. Ganon daw sila. Oh, sino kayo makaresonate dito? Wow. Ganda ng energy mo. Gusto nila makapagpatayan para sa'yo? Oh my gosh! Yes, ako nga daw. Gusto nila makapagpatayan para sa'yo. Magustuhan mo ba yung ano ng mga tao na yan na nagkakagusto sa'yo na gusto makipagpatayan o gusto makipag-away para sa'yo? Mga superior o mga pangit ugali nila, oh. Hindi. Pangit ugali nila, guys. Na mga new person na yan, oh. Mga superior to. Para bang gusto nilang kontrolin yung buhay mo din? Oh my gosh. Yan ang pangit. Na-obsess mo yan sila sa'yo? Na-obsess? Hindi mo nga sila kilala eh. Oh my gosh. Mga yan sa'yo kasi mayaman ka. Ay, parang gusto nila sa'yo, kayamanan mo, pera mo, trabaho, dahil maganda yung hanap buhay mo? Hindi. Fortunate ka? Dahil good looking ka? Oh, dahil fortunate ka, halos lahat na sa'yo na. You're capable, parang magician, no? Mga ganun. Oh my gosh! That's, pangit ugali nila. Tingnan yung superior. Mga superior na matawag. Parang gusto yung kontrolin ang buhay mo niyan. Ay! Parang mga toxic ba? Mga ganun na parang obsessed. Nababaliw sila sa'yo? Hindi naman. Obsessed. Obsessive sa'yo. Obsessive. So, ito na lamang guys for Collective Reading. Sa mga bagoan pa dito sa akin channel, please do subscribe at upunin yung kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment din sa ating comment section box lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.